Bakit nga pala ako hindi natuloy dito kanina? Nandito kanina. O, ba? Diba? Kain ng uod yan. Ayan. O, ba? Diba? Kita nyo yan? O, yan. Yan yung kumakain. Ay. Hey guys, welcome to another Planzilla video. So, kahapon pa masungit yung panahon and even if sa Luzon yung bagyo, ramdam namin dito na masama yung panahon doon. Kaya, nag-monitor din kami sa kung ano yung estado ng weather nila. So, nabasa nga namin na nasa signal number 5. Sobrang nakakatakot guys kasi we've been there. Kita nyo kanina sa intro na bali pa yung aglonema ko. Ayan, eto. So, I will be fixing that soon. Hindi pa siguro ngayon, guys. Kita nyo, may uo dito. May malaking uo dito kasi may tumatae. Ayan. Sana sa mga areas na dinaanan talaga ng bagyo, you are safe. Alam nyo, naluluha ako nung nabasa ko about Sierra Madre doing her thing. Kasi sobrang swerte nyo na merong Sierra Madre pumuprotekta sa areas na dinaanan talaga ng bagyo. Kasi napakalaking kabundukan yata yon. Nung elementary ako, I have heard about that na. So parang sobrang laki ng naitulong niya sa pagbuwag ng bagyo. Medyo humina na yung bagyo nung dumaan sa Sierra Madre. Chine-check ko dito kasi parang may lumaylay nga kagabi tapos may nabali doon. Tingnan nyo yung net na andon. Pagka maraming tubig, laylaylay yan. Anyway, back to Sierra Madre. Guys, sana maprotect yung Sierra Madre, no? Sa mga areas na hindi naman tinamaan ng bagyo pero ganitong ramdam yung sungit ng panahon kasi simula kahapon or the other day pa talagang maulan dito sa amin. And hindi talaga nagpapakita yung sun. Meron pang mga hangin. Kaya nga, tingin ako ng tingin dito sa nyog na to. Kasi ito na yung pinakamalapit na malaki dito sa amin. Yung, ano niya, yung layo niya sa gate. O, ayan. Pero nakakatakot pa din. Kasi, pag nakosimba ko na ano yan, dito talaga tatama sa mga plants. Hindi naman palaging sinuswerte, diba? Kasi last time, during Udet, doon tumama sa bako, doon natumba. Pero, pag hindi sinuwerte, dito talaga tatama. Aabutin ng nyog na yan yung area dito. So, nakakatakot. Siyempre, sino ba naman gustong mangyari yon? So, guys, sa mga maswerteng na-protect ng Sierra Madre, sana ma-preserve yung lugar and maalagaan yung area mismo, yung kabundukan mismo kasi sobrang laki ng tulong. Even when I was in elementary ba yun or in high school, talagang yun talaga yung tinuturo. Yung kahalagahan ng Sierra Madre is about being a typhoon barrier. Yun yata yun. So, yung nung nabasa ko Sierra Madre doing her thing, parang ang swerte nyo guys kasi dito sa Bohol walang ganun, diba? Island lang kami, tapos ayun, nung tinagupit talaga kami ng bagyo, wala. Talagang, nakita ko hindi lahat ng bahay, lalo na kaninang umaga, hindi masyadong madaming bahay yung naalisan ng bubong. Tapos, meron pang mga tao na naglalakad-lakad, yung mga ganon. So, hindi ganun kalakas yung pagtama dito sa amin. I'm not sure ha kung mali ba yung sinasabi ko. Pero, based dun sa nakikita kong video, hindi kasing lakas nung pagtama ni Udet dito sa amin. So, ay, swerte nyo guys. I hope could preserve Sierra Madre kasi isipin nyo kung ano kalaking tulong yun na i-provide niya, gano'ng kalaking benefit yung naibigay niya. So, sana wag patagin. Nako, kasi merong nag-share. Nako, paswerte-swerte kayo ngayon. Tapos,
in the next few years going subdivision yan. Huwag naman sana. Of course. And I hope sa mga natamaan talaga, if there are viewers in this channel na direktang natamaan ng bagyo, guys, I do hope na okay lang kayo. Hindi kasing grabe nung nasalanta namin dito sa Bohol. And makakabangon din po kayo. Just pray. Kasi ipapapray po namin kayo. Nung isang araw pa kami napapray na sana. Kasi kahapon ko lang talaga nalaman na merong bagyong Carding. Medyo na late kami sa balita. Kasi medyo sumama na talaga yung panahon kahapon. So nag-search na kami. Sana okay lang kayo, guys. Kasi hapon pa kami nagpapray na sana okay lang lahat. Kasi syempre, sino ba namang hindi matatakot? Nakatry na kami ng ganun. So parang sana okay lang mga people na matataanan ng bagyo. So, andito ako, chine-check ko yung mga plans. Pasensya na, medyo madaldal ako. Kakagising ko lang talaga. Merong nabali doon. Tinan niyo yung White Princess, hindi pa nakaka-recover. Ito yung bagong cut, guys. Sa mga nakapanood ng previous video, recent upload. So, ito sila. Ito silang dalawa yon. Silang dalawa pa yun? Hindi ata, parang siya at nasan yung isa? Yung nakalimutan ko. Pero, makikilala ko yun sana kung nandito pa yun. Wala. So, nakalimutan. Ah, yung cardboard. Meron kasi siyang sarili niyang space doon. O, andun siya. Doon siya nag-recover, guys. So, most of the plants right here, okay naman. Yung net lang, medyo lumaylay. Tapos, yung aglonema ko nga nabali. Let's go back. Dito, guys, talagang sobrang uso ng uod sa mga aglonemas namin. Nawa ako dun sa isa na nabali. Pero talagang nakapaganon kasi siya. So, prone talaga siya na mabali. Pero I hope na magiging okay yun. Tinanim ko lang ulit. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng time to repot all of them. Sobrang init talaga dito, guys. Pero I do hope to wake up super early one day and do the repottings and propagations again. Pag marami akong pot, isa din yun sa nagpipigil sa akin na ma-repot itong mga plants na to. And of course, para ma-propagate. Hello, ito nga pala yung kinain. Sinasabi ko, meron akong pinaparecover. Ito yung reflector na yun, kinain. So, plano ko nga pala ding i-check, diba, kanina, yung may tae. Bakit nga pala ako hindi natuloy dito kanina? Nandito kanina. Pero hindi natuloy. Check natin. Wala, may pumasok na kahoy. Ano may pumasok dito? Eto, diba? Tae ng uod yan. Ayan. Baka meron dito, ma-surprise tayo. Kasi etong mga dahon na to, guys, nung isang araw, malalaki na to. Etong mga pothos na to. Eto yung ayaw ni Gerald na masira. Kasi, oh, diba? Kita nyo yan? Oh, yan. Yan yung kumakain. Ayan. Ah, nahihirapan tayo. Yan. Hindi nyo makita. Wait. Aray. Ganda mo ah. Tay-tay ka. Ayaw mag-focus. Balikan kita dyan. So, kaya pala may tae ka dyan. So, baka lapitan mo yung Husebono. Ay, naku, bakit ba nakikipagkompetensya? Ang dami-daming damo sa labas. But, etong mga, ganito yung favorite. We'll go back to you. Dati, guys, takot na takot ako sa uod. Pero, nare-realize ko ngayon. Napaka-pakialam meron nila. Tapos, dito sila nabubuhay sa mga plants namin. Naku, nasa na ba yun? Baka may isa pa. Buti na lang chinek kita ngayon, ha? So, andyan siya. Sa dahon na yan. Sorry guys, pero hindi ako pwede maging mabait. Kasi pag naging mabait ako, tapos kinonsider ko yan. Babalik at babalik yan. Dadami. Tapos kakainan na naman yung ibang mga dahon. Diba kawawa naman? Sa mga plant parents dyan. Anong ginagawa nyo pag may uod? Ala, meron pang isa. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Aray, mahirap. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Mahirap. Ay, mag-focus talaga. Nandyan, oh.
Yung isang yan, andyan, oh, malaki. Ah! Dalawa pala talaga na malalaki. Baka meron pa dito. Sa mga ilalim-ilalim. Kaya pala, ano, ang dami nang nakain, di ba? Kasi hindi lang pala iisa. So, baka meron din dito. Siyempre, ano tayo, maghanap tayo. Wala na. Nakakainis. Meron dito. Tingnan nyo, nagbubutas-butas na nga yung iba, oh. Ayan. So, baka meron din dito. Basta anyway, guys. I'm just here to update you. Kung kumusta na rin ba sa inyo. Kasi dito sa amin, ramdam pa din namin yung bagyo. Pero I hope everyone is safe. At makakasurvive tayo. Kasi, syempre, sino ba namang hindi natatakot sa signal number 5? Doon kami natakot kasi nung nabasa namin, uy, signal number 5 na sila. So, yun nga, guys. Thank you nga pala sa panonood for today's video. Good morning!